Kailan nga ba dapat nating palitan ang ating brake pad? Well, magbe-base tayo doon sa kapalan, no? Normally, ang ating brake pad, meron niyang kanal sa gitna. Okay. So, once na naubos na yung kanal na yan, it's time to replace your brake pad. Now, pwede rin tayong mag-base sa piso, no? Like for example, ito. Meron akong 4 na piso dito. At ang normal na kapal ng isang brake pad ay 4 na piso. Ang pinaka-recommended o pinaka-safe na kapal ng ating brake pad na okay pang gamitin is hanggang 2 piso. Now, pag nasa between na siya ng 1 peso and 2 pesos, mas ideal o mas recommended na siyang i-replace. Okay, wag na wag nyo lang papupuntahin hanggang dun sa piso kasi masyado na siyang manipis, hindi na siya safe. Kasi pag ito, pag naubos nyo to, there's a tendency na masira ang inyong rotor disc. O sabihin na natin, ang presyo ng rotor disc, almost 6 na beses ang presyo. So, mas okay pang magpalit ka na lang ng brake pad kesa sa madamay yung inyong rotor disc. Kasi yun nga, yung rotor disc ninyo, pag yan ay bawa naubos na to at nakayod niya na yun, eh there's a tendency na kailangan nyo pang mag-replace ng rotor disc o magpa-resurface. So, mas okay na i-replace nyo na agad bago pa tuluyang maupod ang inyong brake pad. So, yun mga paps, no? Ang pinaka-recommended, okay, is hanggang 2 piso. So, sana between 1 peso and 2 pesos na kapal, eh dapat papalitan nyo na ang inyong brake pad. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.